Hello everyone! How are you today? I am your teacher, Jem Raymond, and today we are going to discuss the Lesson 2 of your Module 1 in Mathematics 6 for this quarter. And this is entitled, Adding Simple Fractions with Regrouping in the Sum. Hi everyone! Welcome to my channel, Tutorial by Sir Raymond. My name is Mr. Jem Raymonis Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Aside from the video lessons in mathematics class, I have also video lessons in Science 6. For you to keep updated on my video lessons, please subscribe to my channel, Tutorial by Sir Raymond, or you may type in YouTube, Teacher Jem Raymond Chen. Welcome to our mathematics class. And our objective is to add simple fractions with regrouping. Let's answer first the what I know part of your lesson 2 in your module 1. Number 1, 3/5 plus 4/7. Anong type ng fractions ang nakikita ninyo class? Yes, they are dissimilar fractions. Kasi magkaiba ang kanilang denominator. Now, kung i-add natin yan, hindi natin sila ma-add ng diretso. Kasi nga, magkaiba ang kanilang denominator. Now, para ma-solve natin ito, gawin na muna natin silang similar fractions. At para magawa yan, kinakailangan kunin muna natin ang kanilang LCD or the least common denominator. Yung mga previous videos ko, especially for the lesson 1 of this module, na-discuss natin kung paano kunin yung mga LCD. Kung napanood nyo yon, yung lesson 1 natin ng mga video lesson, madali na sa inyo na isolve yung problem na to. Pero sa mga hindi pa nakapanood, then this is how to get the least common denominator. So, our denominators here are 5 and 7. Ano ba yung mga factors ng 5 at saka 7? Meron ba silang common factors class? Yes, wala. Diba? Kasi yung factors ng 5 are 1 and 5. And then 7 naman, 1 and 7. So meaning, wala silang common factors. Kapag wala silang common factors para makuha natin yung LCD, then diretso multiply na tayo. So 5 times 7 is equal to 35. So, ang ibig sabihin, ang 35 na to, ang tinatawag nating least common denominator. Ito yung pinakamaliit na number class na pwedeng mahati sa 5 at saka 7. At yung 35 na to, ang gagamitin nating denominators para maging similar fractions na ang ating mga fractions for item number 1. Okay? So, ilagay natin dito yung 35. Now, can you still remember how to solve the missing terms, specifically the numerator of these fractions? Very good! I-divide natin yung denominators at saka i-multiply sa numerator. For example, yung 3/5, ano kaya yung missing term dito kung 35 ang denominator ng isang fraction? So this is 35 divided by 5. That's 7. Very good. Yung 7 naman, imo-multiply natin sa 3. That makes it 21. Okay? Ibig sabihin, class, yung 3/5 na to, ay equivalent fraction niya ang 21 over 35. Magkapareha lang ang dalawang fractions na to. Ito naman tayong 4/7. Dito naman siya. Same procedure pa din. 35 divided by 7 is equal to 5. Very good. Yung 5 natin na quotient, imamultiply natin sa numerator na 4. So, 5 times 4 equals 20. Very good. So, 20 yung ating product there. So, 4 over 7 is equal to 20 over 35. Magkapareho na sila. So, this time, as you notice, meron na tayong similar fractions. So this time, we are now ready to add our numerators and copy the denominators. Take note class ha, in adding fractions, we only add
numerators and we copy denominators. Hindi tayo nag-a-add ng denominators, kundi kinokopya lang natin sila. So now, what is the answer? 21 plus 20, how much? Yes, 41 over 35. Very good. Now, ano ba yung masasabi ninyo sa ating nakuha na sum, which is 41 over 35? What kind of fraction is this class? Yes, very good. This is an example of improper fraction. Bakit kaya tinawag itong improper fraction class? Yes, very good. Tinawag itong improper fraction kasi mas malaki yung number ng nasa numerator kaysa sa denominator. Ibig sabihin, kapag improper fraction class, we have a fraction whose equivalent is more than 1. Okay? Lagpas sa isa ang equivalent kapag improper fraction na. Now, since we are looking for a final answer here, hindi ito pwedeng maging final answer class kasi nga improper ito. Kapag improper class, we have to change this to mixed number. Paano natin gagawin yan? To convert this to mixed number, ito yung gagawin natin class. I-divide lang natin. 41 divided by 35. Yan lang kadali. So, gagamit tayo ng symbol ng division. So, 41 ang i-divide natin by 35. So, 41 divided by 35, how much? Yes, isa lang. Isa lang ang 35 sa 41. Very good. Now, next. So, 1 times 35, how much? Yes, that's 35. So, ilalagay natin sa ilalim yung 35. So, isa-subtract na natin. 41 minus 35, how much? Yes, very good. It's 6. So, ngayon, hindi na pwedeng i-divide yung 6 sa 35. So, since we are only looking for a mixed number here, so, gamit dito class, yung 1, 6, at saka 35, mabubuo na natin yung mixed number na hinahanap natin. So, paano kaya yun buuin? So, itong answer natin class, yung 1 na yan, ilalagay natin dito. That's whole number. Okay? Kasi, isang 35 lang ang makikita sa 41, di ba? May remainder siya na 6. So, ibig sabihin, yung 6 na to ay sobra kapag kukunin na natin yung 35 sa 41. So, saan natin ilalagay yung sobra, yung remainder? Yes, itong remainder na to class, ilalagay natin siya sa numerator. Okay? At saka yung 35 na to class, ay kokopyahin natin. So, ibig sabihin class, yung 1 and 6, 35 na to, ay ang ating mixed number, no, from 41 over 35. So, yung 41 over 35 na ito class, pwede siyang isulat sa mix na 1 and 6 over 35. Got it? Now, observe, yung 6 at saka 35, meron pa ba silang common factor? Yung factors ng 6 ay 1, 2, 3, at saka 6. Ang factors naman ng 35 ay 1, 5, 7, at saka 35. So, you notice, wala na silang common factor. Kung wala na silang common factor, then this 1, 6, 35 is our final answer. Kapag mag-add tayo ng 3, 5 plus 4, 7, ang sagot niyan ay 1 and 6, 35. Got it? So, don't worry. This is just the what I know part. No? And medyo mahirap na to class compare sa ating lesson 1 kasi nga with regrouping na ang ating ginagawa ngayon. Okay? So, don't worry. Marami pang mga exercises sa module ninyo na i-discuss natin. Let's have number 2. 8 over 10 plus 3 over 5. Okay? So, same pa din, hanapin natin yung LCD or the least common denominator ng 10 at saka nung 5. No? Kasi nga, they are dissimilar fractions. So, now, ano yung common ng 10 at saka 5? Yes, very good. Pwede silang mahati sa 5. So, ang gagawin natin, 10 divided by 5 is equal to, good, that's 2. 5 divided by 5 is equal to,
1. Very good. Now, meron pa bang common ang 1 at saka 2? Wala na. So, kung wala na, para makuha natin yung LCD, i-multiply natin yung 5 times 2 at saka yung 1. Okay? So, 5, 2, and 1, copy, and then multiply. So, 5 times 2 times 1 is equal to 10. Very good. So, ibig sabihin, yung 10 na yan, class, ang ating gagawing denominators ng ating dalawang fractions dito. Kasi yung 10, class, ang pinakamaliit na number na pwedeng ma-denominators sa 10 at saka yung 5. No? So, hanapin natin yung missing number sa itaas or sa numerator. So, ito, class, 8 over 10, hindi na natin i-divide to kasi nga 10 naman ang original problem natin or original fraction natin. Then, copy na lang yung 8 dito. Okay? Yung machi-change na lang is 3/5. Okay? So, how do we do that? 10 divided by 5 is 2. Very good. 2 times 3 is 6. Good. So, we have 6 over 10. Ngayon, we have now similar fractions. So, pwede na natin i-add yung dalawang fractions na yan. Now, 8 plus 6. Yes, that's 14. And of course, copy na yung 10. Hindi tayo nag-a-add ng denominators. Now, 14 over 10. What have you observed in our sum here? 14 over 10. Yes, meron pa silang common factor, class. No, pwede pa nating mapaikli yung number na to. Paano nga natin i-reduce ito sa lowest term? Yes, by finding the greatest common factor. And can you still remember how to do that? Yes, we will use continuous division para sigurado tayo na makukuha natin talaga ang GCF. Yung GCF, class, siya yung pinakamalaki na number na pwedeng makahati sa 14 at saka ng 10. So, find the GCF to reduce the fraction to lowest term. So, we have 14 here and 10. So, gamit tayo ng 2. Okay? Kasi yung 2 pwedeng makahati sa 14 at saka ng 10. 14 divided by 2 is, very good, 7. 10 divided by 2 is 5. Ngayon, saan dyan ang GCF? Ibig sabihin, yung 2 na yan, class, ang ating greatest common factor. Pinakamalaki na tong number, class, na 2 na pwedeng makahati sa 14 at saka 10. So, ang ibig sabihin, pwede natin gamitin ito. So, we have 10 divided by 2 is 5. Okay? Yung 14 divided by 2 is 7. Okay? So, na-reduce na natin, class. So, from 14 over 10, naging 7 over 5 na. Now, what else? Ano pa yung gagawin natin? Ano pa yung na-observe natin sa ating nakuhang fraction dito? Yes, mas malaki pa din yung numerator kaysa sa denominator. Kapag yan ang case, class, kinakailangang i-change yan to mixed number. And alam nyo naman kung paano gawin yan, di ba? Just like we did earlier in number 1. So, i-divide lang natin yan, class. Yung 7 at saka yung 5. So, ang 7, i-divide sa 5. Okay? So, 7 divided by 5 is 1. Very good. Ang 1 times 5 naman ay 5. So, ang 5 ilalagay natin sa ilalim. Over 7 minus 5, how much? 2. So, ibig sabihin, class, kapag i-divide natin yung 7 sa 5, isang 5 lang ang makukuha natin. May sobra pang dalawa. Diba? Remainder. So, yung sobra na yan, class, yan yung numerator natin. Diba? So, yung 1 ito, yung whole number natin. Yung 2 ay ang ating numerator. At yung ating divisor dito na 5 ang magiging denominator natin. So, kaya, ang 7 over 5 pwede ring isulat sa mixed number na 1 and 2 over 5. Isang 5 lang ang makukuha natin sa 7. At kung kukunin natin yung 5 na yan sa 7, dalawa ang matitira or 2 ang matitira. So, copy lang yung 5. So, this is now your final answer. 8 over 10 plus 3 over 5 is equal to 1 and 2 fifth. Got it? Good. Number 3, 15 over 24 plus 12 over 24. Ano ang nanonotice nyo, class, sa ating
fractions dito? Yes, they are similar. Okay? So, kung similar fractions na, diretso tayo sa pag-add ng numerators, di ba? Okay, no need to find LCD kapag ganito ang ating problem. Kapag magkapareho na ang kanilang denominator class, diretso add tayo sa numerator at kokopyahin na lang natin yung denominator. Now, kung i-add natin yung 15 at saka 12, how much is that? Yes, that's 27. Very good. And of course, kokopyahin na lang natin yung 24. So, we have now 27 over 24. Now, meron bang common factor ang 27 at saka 24? Meron, class. So, kung meron factor pa sila, then, pwede pa natin silang ma-reduce to lowest term. No? Para hindi masyadong malaki yung mga numbers na na-encounter natin. No? Palitin natin yung mga numbers, class, by having its common factor. No? So, anong gagawin natin sa common factor? Yes, syempre, i-divide natin ito. Pero, before that, kinakailangan natin malaman kung ano ba talaga yung greatest common factor nilang dalawa. Okay? So, we will find the GCF, yung pinakamalaki na pwedeng makahati sa 27 at 24. I mean, yung pinakamalaking number, no, na pwedeng makahati sa 27 at 24. So, kunin natin siya, yung 27 at saka yung 24. So, ano kaya yung number na pwedeng makahati sa kanilang dalawa? Yes, pwede yung 3. Okay? Sige, 27 divided by 3, how much? Yes, that's 9. 24 divided by 3, how much? Yes, that's 8. May factor pa ba ang 9 at saka 8? Wala na silang common factor. So, ang ibig sabihin, yung 3 na to, ang ating GCF. Yung 3 na to, class, ay gagamitin nating panghati sa 27 at saka 24. Okay? So, 27 divided by 3 at saka 24 divided by 3. So, ang ibig sabihin, yung 24 divided by 3, class, ay magiging 8 na siya. Yung 27 divided by 3 ay magiging 9 na siya. Okay? So, na-reduce natin siya sa lowest term. Pero, ano pa yung na-observe din nyo dito, class? Sa 9 over 8. Yes, this is improper. Kapag improper, pwede pang maging mixed number. Kung i-divide natin. Very good. So, we will change this to mixed number by dividing the numbers 9 and 8. So, 9 divided by 8. 9 divided by 8 is 1. Very good. 1 times 8 is 8. Next, 9 minus 8 is 1. Very good. So, that's 1 and 1, 8. Okay? So, ang 1, ang whole number, yung remainder na 1, ang ating numerator, at ang ating denominator ay ang ating divisor na 8. So, meaning, yung 9 over 8 is equal to 1 and 1, 8. So, ito na yung ating final answer kapag i-add natin yung 15 over 24 plus 12 over 24. Got it? Very good. Number 4. 7 over 10 plus 4 over 5. So, this time, dissimilar fraction naman ang ating isosolve. So, meaning, they have different denominators. So, we will make it similar by getting their LCD. Yes. So, kunin natin yung LCD ng 10 at saka ng 5. So, common ng 10 at saka ng 5 ay 5. So, 10 divided by 5 is 2. And then, 5 divided by 5 is 1. So, ang 2 at saka 1, wala ng common factor. Then, yung 5, 2 at saka 1, imamultiply natin para makuha ang LCD. So, we have copy 5. And then 2, and then 1. So, 5 times 2 times 1 is equal to 10. So, ang ibig sabihin, yung 10 ang ating LCD. So, ilalagay natin ito dito. Okay? So, 7 over 10, kopyahin mo na lang yung 7 kasi ang original problem niya ay 10 naman yung denominator. Ito na lang yung mati-change. No? I-change natin ito na ang denominator ay 10. Para magawa yan, then i-divide natin yung 10
by 5, equal niyan ay 2, di ba? Yung 2 naman, i-multiply sa 4, magiging 8 na siya. So we have 4 over 5, ang equivalent fraction niya ay 8 over 10. Now, ready na tayo sa pag-add. 7 plus 8, how much? Yes, very good. That's 15. Of course, kopyahin natin yung 10. Now, yung 15 at saka 10, pwede pa itong ma-reduce, di ba? Para mas maliit yung mga numbers na ma-encounter natin. So, we will reduce that by getting the GCF or the greatest common factor ng 15 at saka ng 10. So, ano kaya yung common factor ng 15 at saka 10? Yes, 5. Very good. 15 divided by 5 is 3. Very good. 10 divided by 5 is 2. Correct. Ibig sabihin, yung 5 natin dito ay ang ating GCF. Siya yung pinakamalaki na number na pwedeng makahati sa 15 at saka ng 10. Okay? So, i-divide natin yan sa 5, i-divide natin yan sa 5 para maging reduced form na ang ating fraction dito. So, we have 10 divided by 5 is 2, and then 10 divided by 5 is 3. From 15 over 10, naging 3 over 2 na lang. So, they are equivalent fraction pa din. Now, ano masasabi natin sa 3 over 2 natin or 3 halves natin dito? Yes, they are improper. So, kung naka-improper siya kasi malaki yung numerator niya kaysa sa denominator, then pwede pa natin siyang i-mix number. So, para magawa yan, i-divide natin yung 3 sa 2. Okay? So, ito yon. 3 divided by 2. 3 divided by 2, how much? Yes, may 1 lang. Yung 1 na yan, i-multiply sa 2, magiging 2, of course. Kapag ang 3, i-minusan natin ng 2, will give 1. Diba? So, ibig sabihin, ang whole number natin ay 1. Ang remainder natin na ito na 1 ay sa numerator at ang ating divisor na 2 ay magiging denominator natin. So, ang ibig sabihin, yung 3 halves na to, ang mixed number niyan ay 1 and 1 half. Got it? So, ito na yung final answer natin kapag i-add natin yung 7 over 10 plus 4 over 5. Paulit-ulit lang ito, class. Kung makaka-encounter ka ng ganitong mga problem, then you just take note with the procedures. Okay? Number 5, 1 half plus 2 third. Yes, another dissimilar fraction, class. Kaya, gawin natin itong similar. Para magawa yan, then let's find the LCD or the least common denominator ng 2 at saka ng 3. Now, meron bang common factor ang 2 at saka 3? So, factors ng 2 ay 1 and 2. Ang factors naman ng 3 ay 1 and 3. So, ibig sabihin, wala na siyang common factor except sa 1 lang. So, kung 1 lang ang common factor, class, hindi na i-divide yan. Kasi, for sure, kung i-divide mo yun sa 1, then the answer will be the number itself. Diba? So, kinakailangan more than 1 dapat yung common factor na hinahanap natin. So, kung wala na silang common factor, then ready na tayong mag-multiply. So, 2 times 3 ay 6. So, ang 6 natin, ang siyang tinatawag nating LCD o pinakamaliit na number na pwedeng mahati sa 2 at saka ng 3. Okay, ilagay natin yung 6 dito. Tapos, kunin natin yung numerator by dividing the denominators and multiplied by numerators. 6 divide 2. Yes, that's 3. Yung 3 na yan, i-multiply sa 1. At yung result ay ilalagay dito, which is 3 lang din naman. 6 divided by 3 is 2. Very good. 2 times 2 is 4. Very good. We have now our similar fractions. Ito na yung i-add natin, class. 3 plus 4 at saka copy yung 6. So, kopyahin na muna natin yung 6. And then 3 plus 4 is, very good, 7. Now, may common factor ba yung 7 at saka 6? Wala, di ba? So, kung walang common factor din, hindi na ito ma-reduce. Pero, pwede pa itong maging mixed number. Bakit kaya? Yes, kasi naka-improper ito. Mas malaki yung 7 kaysa sa 6. So, ibig sabihin, pwede pa yung ma-divide ang 7 sa 6 to make it mixed number. 7 divided by 6 is
1. And then 1 times 6 is 6. Very good. 7 minus 6 is 1. So, ibig sabihin, ang 1 na yan magiging whole number, ang 1 na remainder ay magiging numerator, at saka yung ating denominator ay ang ating 6. So, ang 7 over 6, ito, ay pwede siyang isulat sa 1 and 1, 6. Get it? So, this is our final answer for number 5. 1 half plus 2 third equals 1 and 1, 6. Number 6, 8 over 15 plus 11 over 15. So, what can you say about our fractions here? Yes, very good. They are similar. Kung naka-similar na, no need to find LCD. Proceed to addition. No? I-add na lang natin yung nasa ibabaw o tinatawag nating numerator. At kokopyahin, of course, ang denominator. Yan, copy yung denominator. I-add yung 8 plus 11. How much? Yes, very good. It's 19. Now, may common factors ba ang 19 at saka 15 para medyo mapaliit natin yung mga numbers na to? Para ma-reduce natin? Yung factors ng 19 ay 1 and 19, dalawa lang. So, yung factors ng 15 ay 1, 3, 5, and 15. So, 1 times 15 and 3 times 5 lang, di ba? So, wala silang common. So, hindi na ito ma-reduce. Hindi na natin ito mapapaliit yung number. So, ang gagawin natin ay gawin itong mixed number. Bakit? Kasi naka-improper fraction ito. So, para ma-simplify pa yung number natin or yung fraction natin na to, i-divide natin, di ba? Para maging mixed number. So, yung 19, i-divide sa 15. Ilang 15 ba meron ang 19? Yes, isa lang. So, ilang sobra? Yes, may sobrang 4. Okay, so, ang ibig sabihin, may 1 and 4, 15 tayo na answer. Okay, so, yung 19 over 15, pwede siyang isulat na 1 and 4 over 15. Okay? So, this is now our final answer. In adding 8 over 15 plus 11 over 15. Number 7, 4 over 20 plus 4 over 5. Yes, that's another dissimilar. Kung dissimilar, gawin natin yung similar. Para magawa yan, we will look for the LCD ng 20 at saka ng 5. Ano ba yung common factor ng 20 at saka 5? Yes, pwede sila ng 5. So, ang 20 na to, pwedeng mahati sa 5. How much? Yes, that's 4 na lang. 5 divided by 5? Yes, that's 1. Very good. Now, meron pa ba? Of course, wala na. Nawa na lang tayo dito ang natira eh, di ba? So, yung natirang number na 5, 4 at saka 1, imumultiply natin yan lahat. Okay? So, 5 times 4 times 1, ang result niyan ay ang ating LCD. So, ang ibig sabihin, 20 ang ating LCD for this pair of fractions here. So, ilalagay natin dito yung 20. Of course, ito, copy na lang ito, no? Yung numerator na 4, kasi 20 naman talaga yung original natin na problem. No, nothing will be changed. So, that's 4. Ito na lang. Yung 4 fifth na to, gawin nating 20 yung denominator. So, para magawa yan, para makuha yung ating numerator, i-divide natin yung 20 sa 5. Ang result niyan ay 4. Very good. Yung 4 na result, imumultiply sa numerator na 4 din. So, 4 times 4 is 16. Very good. So, we have now our similar fraction. Kasi nga, magkapareho na ang kanilang denominator. All these are equivalent fractions of this pair of fractions natin sa number 7. So, i-add na natin or kopyahin na muna natin yung ating 20 and then add natin yung 4 at saka 16. 4 plus 16 is 20. Now, what have you observed? Yes, yung numerator natin at saka yung denominator natin ay magkapareho. So, ibig sabihin, yung 20, i-divide natin sa 20, magiging very good. Magiging 1 na. So, 20 over 20 is also written as 1. Okay? So, this is your final answer. Ibig sabihin, kapag i-add natin yung 4 over 20, sa 4 over 5, ang answer ay 1.
one whole yung sagot, no? For number 7. Number 8, 9 over 12 plus 4 over 12. Napakadali nito, class, kasi nga similar fractions ang ating isosolve. Pareho na ang kanilang denominator, kaya pwede nang hindi kumuha ng LCD. Diretso tayo sa pag-add. Okay? So, i-add na natin to. Kopyahin na muna natin yung denominator. Take note, class, ha? Hindi tayo nag-a-add ng denominator, kundi kinokopya lang natin yan. So, 9 plus 4. Yes, 13. Yung numerator lang ang ina-add natin. Now, 13 over 12. Mapapaikli pa ba natin yung numbers na to? May common factor ba yung 13 at saka 12? Yung factors ng 13 ay 1 at saka 13 lang. 1 times 13 lang naman yan. Dalawa lang yung factors niya. How about yung 12? Yes, pwede yung 1 times 12 or 1 and 12. And then 2 times 6. And then 3 times 4. So, ibig sabihin, yung factors ng ating 12 dito ay 1, 2, 3, 4, 6, at saka 12. Now, meron ba silang common factors? Wala. So, kung wala, then hindi na ito mare-reduce. Hindi na natin ito mapapa-ikli or mapapaliit yung number. Pero, may gagawin pa tayo. Yes, very good. Mag-change pa tayo ng improper to mixed number. Kasi itong 13 over 12 na to, class, naka-improper. Mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. So, mag-divide tayo. So, that's 13 divided by 12. So, ilang 12 ba meron sa 13? Yes, isa lang. So, 1 times 12 ay magiging 12. So, 13 minus 12, may isa ding matitira. So, isang matitira kapag kinuha natin yung 12 sa 13. So, para isulat ito, yung answer natin ay ilalagay natin as whole number. Yung remainder na 1 dito ay ilalagay natin sa numerator. At saka yung 12 natin ay gawin nating denominator. So, ang ibig sabihin nito, yung 13 over 12 ay magiging 1 and 1, 12 na. So, this is now your final answer for number 8. Number 9, 3 fourth plus 2 third. Another dissimilar. So, gawin natin itong similar. Kunin na muna natin yung LCD ng 4 at saka 3. May common factor ba ang 4 at saka 3? Wala. So, kung wala na, para makuha ang LCD, i-multiply na yung numbers na 4 at saka 3. That makes it 12. Very good. So, yung 12 na yan, ang gagamitin nating denominators ng dalawang fractions na nasa number 9. Yan. So, yung numerator na lang ang kukunin natin. So again, can you still remember how to get the numerator or the missing term here? Yes, i-divide natin ito at i-multiply sa numerator. 12 divide 4 is 3. Very good. Yung 3 naman, i-multiply sa 3 na nasa numerator ay magiging 9. So ang 9 dito yan ilalagay. Next, punta tayo sa 2 third. 12 divide 3. 4. Very good. 4 ang sagot, i-multiply sa 2. 4 times 2 is 8. Very good. Dito ilalagay yung 8. Ngayon, similar fractions na. So, kopyahin yung ating denominator. Kinokopya lang yung denominator, class. Hindi yan ina-add. And then, ang ina-add lang ang numerator ang nasa itaas. 9 plus 8 is equal to 17. Very good. Now, mapapaikli pa ba natin yung number 17 at saka 12? May common factors ba silang dalawa? Yung factors ng ating 17 ay dalawa lang. 1 times 17 lang or 1 and 17. Ang 12 naman, medyo marami ang kanyang factors. Meron tayong 1, 12, 2 times 6, and 3 times 4. O ibig sabihin, ang factors ng 12 ay 1, 2, 3, 4, 6, and 12. So, nanotice nyo, wala silang common factor. Kaya, wala, hindi na ito mapapaikli. Okay? Pero, mas malaki ang numerator kaysa sa denominator. Ibig sabihin, itong fraction na to ay more than 1. Okay? Kaya, pwede itong maging mixed number. Para gawin yan, i-divide natin ang 17 sa 12. Ilan ba yung 12 sa 17? Yes, isa lang.
So 1. Kapag kukunin natin yung 12 sa 17, ilan yung matitira? Yes, that's 5. 17 minus 12 is 5. So ibig sabihin, merong isang 12 sa 17 pero may matitirang 5. No, sa 17 kapag kinuha yung 12. So that's 1 and 5 over 12. Yan. So yung 17 over 12 dito class, pwede siyang isulat na 1 and 5 over 12. No? Na-notice nyo class? Pare-pareho lang ang procedure. Kaya huwag mong kalimutan yung procedure na ginagamit natin in solving this problem. Kasi nasa regrouping na tayo. No? So, kapag nalimutan mo, pwede mo namang paulit-uliting panoorin yung video lesson na to. Okay? So, that's the final answer in adding 3/4 plus 2/3. That's 1 and 5/12 yung answer. Number 10, the last number for the what I know part of your module, 4 over 6 plus 3 over 5. So, this is an example of dissimilar fraction. So, kaya gagawin natin itong similar. Para magawa yan, we will find the LCD of 6 and 5. Now, what are the factors of 6 and 5? May common factor ba sila? As you observe, wala silang common factor. So, ibig sabihin, imo-multiply na lang natin sila agad para makuha yung LCD. So, 6 times 5 is equal to 30. Yung 30 na yan, class, ang pinaka-maliit na number na pwede natin gawing denominator. Yan. So, kunin natin yung numerators nila. So, una natin kunin yung 4 over 6. So, ang 30 divided by 6, how much? 5. Very good. 5 times 4 is 20. So, ibig sabihin, class, ang 4, 6 na to, pwede siyang isulat na 20 over 30. They are equivalent fractions. Next, ang 3 fifth naman, gawin natin 30 ang kanyang denominator. Ano kaya yung ating numerator na makukuha? Let's divide. 30 divided by 5 is 6. Very good. Yung 6 na yan, imamultiply sa 3, magiging 18. So, yung 18 ilalagay dyan. So, ang 3/5, ang equivalent fraction niya ay 18 over 30. Parehas lang yung value nilang dalawa. Okay? So, meron na tayong similar fractions dito. Kasi, pareho na ang kanilang denominator. Kaya, pwede na natin kopyahin yung denominators na 30 at saka yung 20 na nasa ibabaw ay pwede na nating i-add. 20 plus 18 is 38. Very good. Ngayon, mayroon na tayong 38 over 30. Now, paikliin na muna natin yung number class or paliitin natin yung number para madali natin itong isolve. Okay? So, ano ba yung common na factor ng 38 at saka 30? Yes, kunin na muna natin yung LCD nilang dalawa. So, we have 38 at saka 30. Pwede silang mahati sa 2. So, 38 divided by 2 is 19. 30 divided by 2 is 15. Very good. Ano pa yung common factor ng 19 at saka 15? Meron pa ba? Wala na. Wala nang common factor ang 19 at saka 15. So, ang ibig sabihin, 2 lang talaga ang pwedeng makahati sa 38 at saka 30. So, yung 2 na yan, class, ang gagamitin nating divisor ng ating fractions na to. So, we have divide 2 and then divide 2. So, ang purpose nito, class, para mapaliit lang yung numbers na ginagamit natin. No? 38, pwede siyang i-divide sa 2, magiging 19 siya. Yung 30 naman, ahatiin sa 2, magiging 15. So, this is now your answer, 19 over 15. Pero ito, hindi pa ito final class. Kasi nga, improper fraction ang nakuha natin. So, kung sinabi nating improper, mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. So, ang gawin natin, i-divide natin yung 19 sa 15 para ma-change natin ito sa mixed number. Okay? So, 19 divided by 15. 19 divided by 15 is how much? Yes, that's 1. 1 times 15. That's 15. Dito ilalagay. 19 minus 15. Yes, 4. So, ibig sabihin, merong isang 15 sa 19 at may 4 na matitira.
So, para ilagay natin yan sa mixed number, yung whole number ay 1, ang numerator natin, yung remainder ay 4, at saka yung divisor natin na 15 ang magiging denominator. So, ang ibig sabihin, ang 19 over 15, pwede siyang isulat na 1 and 4 over 15. So, ito na yung final answer natin kung i-add yung 4 over 6 plus 3 over 5. I hope you have now the idea how to add fractions with regrouping in its sum. Hanggang dito na muna ang ating discussion class. Kung gusto mong mapanood ang part 2 ng video lesson na to, pwede mo namang i-click yung link na nasa itaas. Okay? Thank you so much for watching. Keep safe, everyone!